Panginoon sa pagkakas ng Diyos, mayroong kasagutan sa lahat ng ating pamamahayan. Ngayon ay handa po natin ang ating puso sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon ay pagkakaroon sa ating ni Kuya Greg Escobar, ang pastor at pinig ng Diyos sa lugar ng Negros. Isang magandang hapon po sa ating lahat, lalo na sa ating Panginoon. At salamat na meron din akong bahagi sa gawain ng ating Panginoon. Isang kagalakan po muli na tayo magkita-kita sa panahon nito ng convention. Amen. Buksan po natin ating mga kasulatan sa libro ng Acts. Acts chapter 2. Ating pasimulang basahin sa verse 41 hanggang sa 47. Inihiling ko pong tayo tumayo at basahin natin ang salita ng salita na. Acts chapter 2 verse 41 hanggang sa 47. At yaw na nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila. Nang araw na yaon ng may 3,000 kaluluwa. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa at ginawa ang maraming kawakulaban at tanda sa pamamagitan ng mga apostol. At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At nagpupuri sa Diyos at nagtamo ng paglingap ng buong bayan at iginaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yung nangaliligtas. Amen. Amen. Purihin ang salita ng Panginoon at tayo po yung manalangin at pagpunan ko tayo ng prayer. Manaming Diyos na magiging sa lahat, maraming kasalamat sa inyo sa oras na ito. Namali po Panginoon na ay matungayan ang mga salita at sa pagkain ng mga kaluluwa. Ang pagdalangin na bendisyonan niyo po ang mga salita ito sa bawat puso. At ulan niyo rin po ang mga pagkatapag salita. Si Brother Greg, sa mga ibang malinis ng kasangkapan sa karalat ng mga kaluluwa. Hawa po Panginoon, kaya pong pangungusap gaya ng kayo ang mga salita. Ang araw po ngayon, Panginoon, kaya ng mga Amen. Salamat sa Panginoon sa ating tema sa convention nito, Church of God, the Victorious Church. Kaya dapat hindi lang ito sa taong ito kundi sa buong panahon na ating mga buhay hanggang sa dumating ng ating Panginoon. Na kailangan mapatunayan ito sa ating mga sarili na tayo nagsasabing mga anak ng Diyos, mga tunay na Kristiyano ay talagang matagumpay at nagtatagumpay ang kanyang Iglesia. Kanina, nang ginamit ito ni Brother
Antonio, yung teksto nito, sabi ko, naku, yung iba pang araw ko. Iba pang araw na yata ni Brother Antonio. Pero, iba rin pala ang kanyang ibinigay sa kanya ng Panginoon. At yung putahin matitikman ninyo ngayon ay iba rin. Kaya napakabuti ng Panginoon, talagang siya ang nagluluto at naghahanda para sa pangangailangan ng ating mga kaluluwa. Amen. Amen. Gusto kong bigyan tuon ang verse sa akong ito, dito sa verse 42. Nasabi nito, and we have all our brethren from Edgerstown. Allow me to speak sometimes a little English. Anyway, I'm not familiar with English, but God will help me. Yes, amen. Naalala ko no, kasi ang natapos ko lang, second year high school lang, hindi pa natapos pang gabi pa. Pero nahapon akong mag-aral ng English dahil sa The Way of Truth magazine ba? Na pinapadala, binabasa ko. But sometimes I can't understand those who are written in the magazine. So I ask God to help me because it's no profit when you read the words and you cannot understand. Kaya salamat sa Panginoon na sa tulong niya ay natutunan ko rin yung counting English. But please correct me if I'm wrong. Amen. Salamat sa Panginoon. At una kong tatalakayin sa hapon ito ay sabi nito, at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol. Sabi nito sa English, and they continue steadfastly in the apostles' doctrine. So, what is the importance of doctrine? Bakit kailangan na yung mga nagsitanggap sa Panginoon ay magsipanatili sila sa turo ng mga apostol? Alam mo, sa tagal-tagal ko na rin na pakikisalamuhan ay iba't ibang mga nasa sekta ng reliyon. Sabi niya, pare-pareho lang kayo. Sabi niya, isang Biblia lang naman yan, isang Diyos. Bakit sabi napakaraming reliyon, napakaraming sekta? Sabi niya, bakit nagkaroon ng maraming mga sekta, maraming reliyon? At pumasok sa akin kay Span. Dahil nasa doktrina. Alam niyo, kung ang mga mananampalataya ay babase lang tayo sa doktrina ng Diyos o sa banal na kasulatan, sana wala nang ibang reliyon. Naniniwala ba kayo ron? Wala nang magtatayo ng kanyang sekta. Subalit, kaya nagkakaroon ng maraming reliyon, maraming sekta, because they have a different doctrine. At alam mo ba talaga ang doktrina niya? Ang doktrina niya, iyan ang maggagabay sa atin o magtuturo sa atin ng daan kung saan tayo doon sa eternity. Naniniwala ba kayo roon? Pagka false doctrine, maling doktrina, kailanman hindi yan pupunta sa tama. And we have to start a pure doctrine. Mga minamahal, nakakalungkot na na kuminsan may nakakausap ako. Tatanungin mo nga kung ano ba yung kaligtasan. Lagi nilang pinangangaral yung kaligtasan. Alam yung kaligtasan pa ulit-ulit na lang natin itong naririnigin. Pero ganun ba man, napakasarap pa rin malaman at mapakinggan kung ano ba talaga yung kaligtasan. So marami pa rin hindi nakakaintindi ng kaligtasan, lalo na sa mga sekta ng reliyon. Alam nila, yung tanggapin mo lang si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, eh ligtas ka na. Sumampalataya ka lang, ligtas ka na. Marami silang mga doktrina na kailanman ay hindi magdadala sa kanila sa tamang pagtahak nila doon sa buhay ng mga hanggan. Kaya napakalaga ng doktrina. Right.
Yan ang gagawin sa atin, yan ang magtuturo sa atin. Kaya kung false doctrine na nasa iyo, maling katuruan, kailanman hindi tatama yan. Kaya kailangan magpasimula ka, hanapin mo kung saan talaga yung tamang doktrina natin, wala ba kung yung doktrina ng ating Panginoon na dito nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya sabi, magsipanatili kayo sa turo ng mga apostol. Ano ba yung kaligtasan? Lagi natin narinig na ang kaligtasan, ito'y maalis sa buhay makasalanan. Mabago ang buhay ng tao. Deliverance from sin. That is salvation. Sabi na, ang mga Ehipto, yung mga Israelita noon ang panahon na nalipin sa bayan ng Ehipto, anong ginawa para sila ay maligtas? Kailangan tawirin nila yung dagat na mabulat. They have to cross the Red Sea to have a complete deliverance from the Egypt. Kaya ngayon din sa atin, bakit kailangan tawirin yun? Sabagat, ang kaligtasan, kung gusto mong maligtas, kung gusto mong maalis sa buhay makasalanan, hindi na kailangan pang balikan yung kasalanan. No turning back from sin. Yan ang kaligtasan. Kaya sabi nga, the Old Testament is the shadow of the things to come. Bakit shadow of the things to come? Sabagat yung pinakita doon sa Old Testament, kung paano i-deliver ng Panginoon yung mga Israelita and the power of Egypt, ganun din ang nangyayari sa atin ngayon. Amen! And the Egypt now is sin. We are under the bondage of sin. So we need deliverance. We need salvation. And only Jesus Christ can give us the true deliverance. Amen! The blood of Christ who shed at the cross of Calvary give us deliverance. Kaya kailangan, kung lalapit tayo sa Panginoon, luluhod tayo, iingit tayo ng kapatawaran ng ating mga kasalanan, ilagay natin sa ating mga puso at sa ating mga kaisipan, hindi na babalikan yung kasalanan. Kailangan magkaroon tayo ng ganyang mga motibo. Mayroong mga lumalapit ito, hindi nagtatagumpay. Sapagkat mayroon silang ibang motibo sa kanilang mga puso. They have a definite motives in their heart. No? Kailangan magkaroon tayo ng motibong gusto natin mabago ang ating mga buhay. Alam niyo mga kapatid, kung mayroon lang siguro sa inyo, ayaw ko sino na ba, basa sa inyo ng aking mga totoo sa Duhay Bro, kung ano ang buhay ko naman. Napakasama ng buhay ko noon. Nakakahiya ang aking buhay ko noon. Nakita mo isang lalaking-lalaki. Yun pala, hindi. Kaya pag nalilita ko yung mga kabataan na naaalala ko yung pinanggalingan ko, sabi ko ng auntie ko noon, sabi niya, mag-aral ka ng karate. Sabi niya, para maging lalaki-lalaki ka. So, aral naman ako ng karate. Lalaki nga akong kumilos, pero puso. Dito naman. Walang diferensya yung puso. Walang diferensya yung pangkalalag sa atin ng Panginoon. Ang diferensya, yung espiritu na nananaan sa iyo. And once you deliver, with that bad spirit and have a complete deliverance, then you can live life holy. But sabi nga, we have to help also ourselves. Sabi nga, salvation have mayroon din tayong bahagi, mayroon din bahagi ng Panginoon. Kung ginawa na ng Diyos ang kanyang bahagi para sa atin, kailangan gawin din naman natin ang bahagi natin para sa ating sarili, sa ating kaligtas. Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Talagang kung magliligtas siya, talagang tunay na kaligtasan. Kaya yan ang salvation, deliverance
from sin. Hindi yung marireforma lang tayo. Kaya sabi na ni Steros kanina, yung mga iba rito, na patuloy pa rin nagmamaskara, sabi niya, alisin na ninyo yung mga maskara. Maging totoo tayo. Amen. Dahil pag naligtas tayo mula sa kasalanan, kung paano binago ng Diyos yung loob, ganun din babaguhin ng Panginoon. Amen. Sa labas natin. Ano niyo? Tama. Amen ba, kapatid? Amen. Amen. So kaya salvation is deliverance from sin. Wala na ibang paraan pa ng kaligtasan. No? Wala na ibang paraan pa na sinasabi ng iba. No? Alam niyo, marami akong nakakausap ng mga ministro ng sekta ng Relayon. Alam niyo na sabihin yung kaligtasan, pero wala silang maipatutuo kung ano yung kaligtasan na nangyari sa kanilang mga buhay. No? Kaya mga minamahal, napakaganda dito sa Iglesia ng Diyos, dahil yung mga ministro ng Iglesia ng Diyos, hindi sila nanggaling doon sa tinatawag na mga a factory of ministers. Alam niyo ba yung factory of ministers? Yung mga pinag-aral ng sekta ng Relayon, na pagka-graduate nila sa mga Bible school, sila na raw ay mga pastor. Ha? Tapos tuturuan na ng kanilang mga maling-maling doktrina. Kaya sabi nga, hindi na sila pwedeng bumili ng kaligtasan at hindi na rin sila pwedeng magbenta ng kaligtasan. Sapagkat, ang doktrina nila sa kanila, yung itinuturo nila at ang itinuro sa kanila ay mali, hindi tama. Pero meron din naman ako nakikilala, na-experience ko na meron ligtas din sa sekta ng Relayon. Meron akong nakilala na isang kapatid, ngayon kasama na namin na lang ng bahay, dati sa kay Kibuloy. Ano yun eh? Nag-deliver ng baboy. At minsan, nag-deliver ng mga baboy ko sa kamangkalan. At siya ang nagdala. Kahit di kami natulog, nag-usap kami magdamag. At pinatotoo niya sa akin yung kanyang buhay. Hanggang sa pinatotoo ko rin yung kanyang buhay. Tapos, medyo siguro naobserbahan din niya ako kung totoo yung sinasabi ko. Hanggang sa dumating yung aming anagasari at kinumbida ko siya, sabi ko, atin ka ng anagasari namin. Ganyan ko. At alam niyo ba mga minamahal, doon na nagpasimula na talagang niyakap niya ang doktrina ng Iglesia. Kaya kahit ka na sa sekta ng Relayon, saan ka mang Relayon, saan ka mang sekta, if you are really saved, at nandyan sa iyong Espiritu ng ating Panginoon, talagang you embrace the doctrine of Church of God. Totoo yan, kasi isa tayong Espiritu eh. Isang Diyos lang natin tinanggap. Pero yung mga nagsasabi na sila'y ligtas, pero hindi nila kayang tanggapin ang doktrina ng Iglesia ng Diyos patungkol sa kaligtasan, ay hindi totoong naligtas yun. No? Isa lang ang karanasan na yan. At hindi lamang ang kaligtasan na yan. No? Kailangan tayong ma-justified. No? Ma-justified. Ariin ganap ng ating Panginoon. Kaya kailangan sa ating pagsisisi, panampalatayanan natin lubos na ang dugo ng ating Panginoong Kristo na buhos na naglinis sa lahat ng iyong mga kasalanan. At sa kapangyarihan ng Diyos, ikaw ay i-justify niya, ariin ka na. Para pagang hindi ka nagkasala. Amen? Yan ang paninisan ng Panginoon. Para hindi ka nagkasala, para wala kang ginawang kasalanan. So, kailangan pa bang dumisan mo yun? Kailangan pa bang dumihan mo yun? Nalilinis ka na ng ating Panginoon. Kaya sabi niya nga, doon sa babaeng pinatawad niya, umayo ka at huwag ka na magkasala. Amen. Kaya napakabuti ng ating Panginoon na hindi lamang pinatatawad ang ating mga kasalanan, kundi nililinis din tayo sa lahat ng mga kalituan. Inaaring ganap niya tayo. No? Ibinibilang niya tayo sa kanyang pamilya.
At ang pamilyang yan ay walang iba kundi ang Iglesia ng Diyos. Amen. Kaya nakapagbilang lang tayo dyan, tutunay na naligtas tayo mula sa kasalanan. Sabi nga, lagi na rin natin narinig, walang makasalanan na kabilang sa Iglesia ng Diyos. Kahit regular pa kayo nagsisimba, mga minamahal, kahit lagi pa kayo sa gawain, kung kayo gumagawa ng kasalanan, kayo mayroong kasalanan sa inyong puso, hindi kayo kabilang sa Iglesia ng Diyos. Amen. Dahil ang Iglesia ng Diyos ay mga tinubos, no? Kaya mga ministro ng Diyos ay mga ligtas. Amen. No? Amen. Hindi lang ang mga ligtas, kundi sila ay mga pinabanal ng ating Panginoon. No? Salamat sa Panginoon sa hapong ito na ang doktrina na yan ng sanctification ay lagi nating naririnig. Lubusang pagpapakabanal. No? Sapagkat yan talaga ang kailangan ng bawat isang mananampalataya para tayo'y magtagumpay. No? Sapagkat kung ang individual na mga Kristiyano hindi nagtatagumpay, ang isang kongregasyon hindi rin magtatagumpay. Ang Iglesia ng Diyos ay hindi rin magtatagumpay. Kaya nakabase yan sa bawat isa sa atin na kabilang sa mga kongregasyon lokal. No? Kung ang lahat ng mga nasa kongregasyon lokal na yan ay maabot nila ang lubusang pagpapakabanal, makita mo maunlad ang kongregasyon na yan. Matagumpay ang kongregasyon na yan. Ay pero kung ang kongregasyon na yan ay nananatili pa yung carnality sa kanilang mga puso, ang karumihan sa kanilang mga puso, mahirap umunlad. Sabi nga, ang carnality ay hindrance yan. No? Carnality is a hindrance to grow in your spiritual life. Mahirap lumago kung mayroong karumihan ang ating mga puso. Mahirap umunlad. Mahirap hindi tayo magamit ng Panginoon kung mayroong karumihan sa ating mga puso. Dahil ibig sabihin ng sanctification for sacred use. No? Sagradong magagamit tayo ng Panginoon sa kanyang gawain. No? Nakatalaga tayo noon. No, kaya yung mga nag-andog ng kanilang mga buhay sa Panginoon, hindi yun natatapos dito sa altar ng pag-andog. Yun ang pasimula lamang at kailangan ipamuhay mo yan sa habang panahon ng iyong buhay na lagi mong isipin, lagi mong ilagay sa iyong puso na ang iyong buhay, ang iyong lahat-lahat na iniandog mo sa Panginoon ay hindi na sa iyo. Kundi nasa Panginoon. Huwag mong babawiin yan. Yan ang sinasabing paghahandog. Kaya mayroong maraming lumalapit dito na naghahandog, hindi nagtatagumpay. Sapagkat hindi nila naunawaan yung sinasabing paghahandog. Ibibigay mong lahat para sa Panginoon. Lakas mo, panahon mo. Lahat na nasa iyo, maging pera mo, bahay mo, lupa mo, lahat-lahat, maging yung mga darating sa iyo, ipagkakaloob mo yun sa ating Panginoon. Alam niyo mga minamahal, isa pang hadlang sa paglago ng buhay espiritual ng mga mananampalataya, yung bang kalalagayan ng up and down experience sa inyong buhay espiritual. Ano yun? Balik ka sa langan, lulurod na naman, balik naman. Sana yung mga nagsilod ngayon sa kaligtasan na watuloy-tuloy na yun. Kung yung mga lumuhod dito sa kaligtasan, tuloy-tuloy, ay siguro, hindi na tayo magkasya. Pero yung up and down experience of the spiritual life, umano yun, pumipigil na sila, lumago at tumulad sa kanilang buhay spiritual na magamit sila ng Panginoon. Kaya yung mga nagsiyandog dito na kanilang mga buhay sa Panginoon, kung hindi talaga lubos ang paglandog ng iyong buhay para sa banal na paggamit sa iyo ng Panginoon, hindi kayo magtatagumpay, mga minamahal.
At isa pa dyan, marami naman, yung self-denial. Yung pagtanggi sa ating mga sarili. Pag ang isang nagandog ng kanyang buhay sa Panginoon, laging may nakareserva sa kanyang sarili, hindi siya magkakaroon. Kailangan sa pag-aandog, walang ititira, walang reserva. Lahat-lahat ay sa Panginoon. Alam niyo, mami na mahal, bakit mahalaga ito ang self-denial? Lalo na sa mga pastor, sa bawat mga kongregasyon lokal. You cannot be a sample of your congregation pag hindi mo tinanggihan ang iyong sarili. Dahil ikaw, kung paano ka, kung ano ka, yun ang nagiging produkto ng iyong kongregasyon. Kung nakikita sa iyo na lagi may reserva ka sa iyong sarili, ganun din ang mangyayari sa mga nandoon. Then ikaw ang ehemplo. Kung nakikita sa iyong pagkapanginoon, ganun din ang mangyayari, yan din ang produkto ng iyong kongregasyon. Kaya makikita rin niya, mga minamahal, kung mayroon mga bisita pa nandito, dito sa iglesia ng Diyos, maging ministro, maging pastor, ang anumang gawain ng Panginoon, sabi nga, kayo'y tagapanguna. Kung tayo'y tagapanguna sa gawain ng Panginoon, kailangan anumang gawain ng Panginoon, pangungunahan natin. Amen. Pero alam mo, hindi mo na kaya. Alam naman ng Diyos yun, hindi mo kaya. Pero alam ng Diyos kung kaya mo na sinasabi mo, hindi mo kaya. Amen. Paano mo maging ehemplo sa iyong kongregasyon? Self-denial. Sa pagdating sa pera, alam niyo, maraming ang mahal, kung tutusin sa buhay ko, may trabaho rin ako, alam naman ito, wala naman tayong sweldo. Kung sa sarili ko lang, sobra din naman yung kinikita ko. Pero sabi ko nga, pag inyandog mo yung buhay sa Panginoon, huwag kang magtitira para sa iyo. Bigay mo sa Panginoon. Yes. Ano mang gawain, ano mang pagkakagastusan, ibigay mo sa Panginoon. Amen. Alam niyo, one time, dumating din sa akin yung nagipit ako sa pera. Lalo na itong bago dumating yung convention. Alam niyo, mga minamahal, yung aking ngipin, tabiak. Hindi na talaga pwede retokihin pa. Sabi ko, Panginoon, paano ako? Kung magsisipilyo nga ako, tatago-tago ko sa banyo, pagpaligo ko, ayaw ko makita nila akong bungal, walang ngipin. Tapos bigla pang namatay yung tatay ni Sister Gillette, si Brother Jerry. So, kailangan nangaral ako. Panginoon, tapos sabi ko doon sa kaliwan kong bata, maliit lang, sabi ko, guwapo si daddy o pangit? Sabi niya, guwapo. Totoo yun po to. Kasi parang natatakot sabihin na doon. Guwapo si daddy o pangit? Pangit. Pangit nga, wala yung ngipin. Sabi ko, Panginoon, kung mangangaral ako doon, wala akong ngipin, baka magpupa akong clown doon. Pero salamat sa Panginoon. May nareceive akong text. Sabi ko, may pinadala sa inyo mga kapatid sa ibang bansa. Binasa ko yung date. Sabi ko, matagal na naman date ko. Hindi yata totoo to. Kaya mo na. Tapos, yung kapatid na nagpadala ng teksto, mga anak, Kuya, sabi ko, totoo pala yun. Ayun, pinagawa ko yung meeting. Yes, yes. Salamat sa Panginoon. Pwede na akong umiti sa inyo. Yes. Pero,
po, hindi nagawa yung ngipin ko siguro, mag-improve sa akin. Kaya ang Diyos ang naglalaan para sa inyo. Experience yun, mga kapatid. Kaya huwag tayo magre-reserva ng para sa atin. Kung inihandog natin ang ating buhay sa Panginoon, bigay natin lubusan. Tapos isang araw, dumating na mamutol ng kuryente. Binumutol na, hindi ako makabayad eh. Andiyan na, nakaakma na. Sabi ko, Panginoon ko, wala kami ilaw nito. Tumulog na cellphone ko. Hello, kuya, may pinadala ko sa iyong pera diyan. Huwag mo magsalit mo, muna ko tuloy! Pupunta ko sa kapagalan niyo, hindi babayaran ko yan. Napakabuti naman yun. Talagang meron siya talaga inilalaan para sa kanyang mga anak. Pero nasaan ko yung mga kapatid? Ay, inaamon ko kayo. Yan po din yung totoo yung mga buhay sa Panginoon. Amen. Po, ayahan natin ang Diyos ang siya magdalaan para sa atin. Huwag tayo ang magdaan para sa ating mga sarili. Oh. Yung mga iba dyan, nagmamadaling makasawa. Nagmamadaling magkaroon ng mga partner in life at pinaglalaanan nila yung kanilang mga sarili. Sabi ko nga doon sa mga pinakasal ko, kasi doon, bago ka bibigyan ng marriage license, sisiminar ka muna. At masisiminar sa'yo kung sino din yung pastor na nakakasal sa'yo. Yun ang masisiminar sa'yo. Kaya tinatanong ko sila, sabi ko, magkano sweldo mo? Kaya na ba yan magbuhay ng pamilya? Kasi nakikita ko yung mga ibang nagpapakasal o nag-aasawa, mag-aasawa, magpapakasal, hindi man handa. Tapos nagiging dahilan para hindi sila makapagpatuloy sa Panginoon. Nagiging problema nila yung kanilang married life. Kailangan, bago ka pumasok sa ganyang sitwasyon, mayroon kang plano. No? Sabihin natin, pagkatiwala ka lang sa Panginoon, ikaw may gusto mong mag-asawa. Kaya nga ako, hindi. Ayaw ko na mag-asawa, hindi ko ayaw buhayin. Wala naman akong permanenteng trabaho, kaya maligaya na ako naglilingkod sa akin. Yes. Maligaya na ako ihandog ang buhay sa Panginoon at magtiwala sa ating Panginoon. Amen. Kaya hindi lamang yan, yung sabi na paghandog para tayo masanctify, kundi kailangan ng pagtanggi sa ating mga sarili. Isipin natin kung anong mabuti, kung anong maganda para sa gawain ng Panginoon. Alam niyo mga minamahal, sa bawat kongregasyon lokal, totoo yung sinasabi nito ng mga ministro, hindi kami mga superman. May mga pasanin din kami, may mga problema din kami. May mga pagsubok din kami sa aming mga buhay. Pero hindi ninyo kami na pagkakakitaan ng panghina o panglalamig. Bakit? Pag kami nang makakitaan nyo ng panghina at panglalamig, baka ma-influensya rin kayo ng gano'n. Amen. Ha? Nakikita ninyo lagi kaming malakas. Oh. Bakit? Sapagat kayo rin ay inspirasyon namin. Amen. Kung wala kayo, maaaring, sino ang pangangalagaan namin? Sino ang pangangaralan namin? Sino ang mamahalin namin? Kaya yung mga buhay, inspirasyon din sa amin. Yeah. Kaya nakikita namin kayo, malago, maulad, ginagamit ng Panginoon, hindi mabayaran yung kagalakan sa amin. Yes. Pero kung nakikita namin kayo ang kanyang buhay, spiritual, ay hindi maintindihan, nalulungkot kami, mga kapatid. Hindi kami mapagkatulong, hindi lang ninyo alam. No? Sapagat ayaw namin na nakikita na ang sino man sa isang kongregasyon lokal ay mayroon bang naghihintay na kapahamakan sa kanyang buhay spiritual. Kaya kung gusto niyo mga minamahal na maging
inspirasyon kayong patuloy sa buhay ng inyong mga pastor, ng inyong mga ministro. Maging matatag kayo, mga mga mga. Maging malakas kayo. Ipakita ninyo na ang aming mga pagmamalasakit, yung aming pag-ibig sa inyo, ang aming pananalangin sa inyo, ay hindi naging walang pagluwan, kundi naging matangin kayo. Kaya kailangan ng pagtanggi sa ating mga sarili. At isa pa, mga amin na mahal, yung doktrina ng divine healing. Alam niyo, mga amin na mahal, kung ating babasyahan doktrina ng mga naunang apostol patungkol sa divine healing, ang sabi dito sa Santiago 5:14, sabi niya dito, sabi niya, may sakit baga ang sino man sa inyo, ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia at ipanalangin nila siya na pahira nila ng langis sa pangalan ng ating Panginoon. Itinuturo ng ating Panginoon ang lubos na pagtitiwala sa ating Panginoon. Lubos ang pagtitiwala sa ating Panginoon. Hindi pa naman pinapunta yung mga nagpapadoktor, yung mga gamot. Hindi po kayo pinapunta yung mga minamahal. In-encourage po kayo na makaroon tayo ng lubos na pagtitiwala sa ating Panginoon. At alam ninyo, ang mga pwede lang makagawa niya, yung mga Kristiyanong talagang lubusang namabanal. Yung mga Kristiyanong handang mamatay. Alam niyo kung tutuusin lang, kung mamamatay ka, kung panahon na kukunin ka ng Panginoon, ay talagang mamamatay ka. Panahon na eh. Pero kung hindi pa panahon na kunin ka ng Panginoon, pagbabalikin ka ng ating Panginoon. Kaya matuto tayo lubos na magtiwala sa ating Panginoon. Alam niyo si Brother Hope, nag-hope ang pangalan niya. Pero siyang sulat sa paa. Hindi gumagaling. Taon na. May mga anak siya sa abroad. Pinapadalan siya ng pera para magpadoktor. Lalo lang lumalala, hindi gumagaling. At minsan, inilagay sa kanyang puso ng Panginoon. Sabi niya, pinadala siya ng pera. Sabi niya, ang pera nito, sabi niya, gamitin natin, mga kapatid. Mag-outing tayo. Maligo tayo sa dagat. Sabi niya, imbis na ipadoktor ko ito, ibigyan ng gamot, ang Diyos ang siyang magpapagaling. Nag-litsyon pa kami, mga kapatid. Sabi ko kayo, brother, akala siguro ng ibang mga tao, galing na tayo abroad. Dito pa tayo nag-litsyon sa beach. Akala mo, mga makwarta, nag-service kami doon. Birthday ni Brother Hope. Oh, salamat sa Panginoon, pagkatapos kami maligo roon, umuwi siya, wala na. Gumaling na yung kanyang sugat sa paa. Alam niyo, mga minamahal, kung ano yung doktrina na ibinigay ng ating Panginoon sa ating mga apostol, dapat siya rin ipinamumuhay natin ngayon. Magtiwala tayong lubusan sa Panginoon. Ihandog natin lubusan ng ating Panginoon. Ang ating buhay sa Panginoon. Alam niya yung hindi nagtitiwala sa Panginoon. Alam niya na mayroon siyang diferensya. Alam niya na mayroon kakulangan siya sa ating Panginoon. Pero kung alam mong ibinigay mo na at ginawa mo na ang paglilingkod mo sa Panginoon, dapat magtiwala ka sa ating Panginoon. Amen. Siya ang Diyos na makapangyarihan. Siya ang nagpapagaling.
ng lahat ng uri ng karamdaman. Matuto tayong magtiwala sa ating Panginoon. Iandog natin yung busa ng ating Panginoon upang kung paano ang naman iglesia na sabi, magsimanatili kayo sa tunay na araw ng ating Panginoon. Kaya patungkol sa ipanhilin na yan, wala nalalagay dito na kailangan. Magpaluktot pa tayo, minum pa tayo ng damot ulit. Ang sinasabi ng Biblia, ipatong na ang kamay, bayanan ng isa ng alam ng Panginoon, at gagaling, pagagalingin ka ng ating Panginoon. Kaya yung pera yung gagastusin nyo sa inyong mga sakit, ibigay nyo sa gawain ng Panginoon. Maraming mga kailangan ng gawain ng Panginoon. Maraming mga gawain na hindi mapuntahan dahil kulang sa financial. Kaya kung igagastusin dyan sa inyong mga sakit na yan, ibigay ninyo sa gawain ng Panginoon. Ang Diyos magpapagaling. Lahat ng uri ng karamdaman. Marami ng pinagaling dito ng Panginoon. Hindi ba sa hospital, pag ay pinasok ka roon, pag 50-50 na, grabe, sabihin ng doktor, ginawa namin lahat ng mga gawa. Pero wala talagang pagbasa, isang Panginoon na lang natin. Huli na yung Panginoon, kaya mauna yung Panginoon. Amen. Gawin natin ito, mga minamahal ko. Ini-encourage ko sa ito sa amin, pinapractice namin ito. Kaya hindi na nakakakwarta yung mga doktor doon sa amin. Ultimong bata, yung kasama kaliwan ko mga bata sa bahay. Doon yung may sakit yun. Siyempre, di ba yun eh? Kaya minsan nakahiga ko. Sabi, Daddy, bakit? Masakit ang ulo ko. Kumuha ng langis. Ipin-re-over ako. Laman sa Panginoon pati yung mga bata. Kaya gawin ninyo, bali mga anak ninyo, ay masanay sila na, maliit pa sila, nagtitiwala na sa ating Panginoon. Amen. Hindi ko kinokontra mga minamahal yung pagpunta sa doktor, yung pag-iinom ng gamot, hindi ko kinokontra. Ang gusto ko lang, bigyan ng kaluguran ng ating Panginoon. Sapagkat sa bawat karamdaman natin na pagkatagupayan at pinagkatiwala natin sa Panginoon, ang Diyos ang siyang naluluwalhati sa amin. Amen. Amen. Sabi pa, yung doktrina na sabi, we are not of the world, the same as me, not of the world. Ang sabi natin, Panginoon, hindi na tayo mga taga-sanlibutan katulad ng ating Panginoon na hindi tayo taga-sanlibutan. Kaya may standard tayo, mga minamahal, sa ating mga pananamit, sa ating mga pag-ugali, sa ating mga pananalita. Mayroon tayong sinusunod na standard na karapat-dapat para sa mga tunay na anak ng ating Panginoon. Amen. Kaya sundin natin yan. Alam niyo, ang puso ang siyang nagsasalita kung ano. Ano ba? Ang karnalidad, hindi may tatago yan, mga minamahal. Amen. Sabihin mo man na, iniandog ko na ang buhay ko sa Panginoon, malinis ang puso ko. Pero kung marumi ang puso mo, nagmamanifest yan. Amen. Kaya maging totoo tayo. Aminin natin kung ano tayo sa harapan ng ating Panginoon. No? Buhat lang yan. Hadlang ng pagpunta sa langit, hadlang ng pag-unlad sa ating buhay spiritual, hadlang ng ako sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Na dapat magamit na tayo ng Panginoon, pero hindi pa tayo magagamit dahil sa hindi pa tayo karapat-dapat. Tutuhanin ninyo ang paghandog ng inyong buhay sa Panginoon. Lalo na sa mga kadalagahan, kabinataan. Alam niyo, yung mga lalaking lumusang na pabanal, ayaw nila nung masyadong sexy. Yes! Ayaw yun. Kaya kung gusto ninyo makapakasawa kayo, mga babae, mga pinabanal na lalaki, kailangan makapabanal. Ganun din. Dahil yung puso, nagsasalita yun. At nagmamanifest yun. Maging totoo tayo, mga minamahal.
kailangan ng pagkulad natin sa ating buhay spiritual. Tuloy-tuloy. Amen. Lumalago ka sa biyaya, lumalago ka sa kaalaman, lumalago ka sa iyong yung kaluluwa, no? Kasi ang kabanalan ng ating Panginoon, it was imparted. No, ibinabahagi lang. Ngayon kung hindi natin sasanayan ang ating kaluluwa, ang ating katawan na mamuhay, na banal, kailan pa? Kailan pa, mga minamahal? Mayroon tayong bahagi dyan. Yes. Kung ipinalinis mo ang iyong puso sa Panginoon, mayroon ka na namang bahagi na gagawin mo. Para mamuhay ka na lubusan at pagkapagawin mo. Kaya may mga pagsubok, may mga tukso. Sabagat ang bawat pagsubok, bawat tukso na nararanasan natin sa ating buhay na ito, doon na ibabahagi ng Panginoon ang kanyang kabanalan. Mayroong purpose, mayroong plano ang Panginoon sa lahat na nangyayari sa ating buhay na ito. May layunin ang ating Panginoon. At yan ay may bahagi niya ang kanyang kabanalan. Kung ang hinihingi natin sa Panginoon matagal niyang ipinibigay, sinasanay lang tayo ang Panginoon na maghintay. Matiis. Naimpart, hindi tayo ginawang banal, hindi ipinabahagi ng Panginoon ang kanyang kabanalan. At kung hindi natin isasanay ang ating buhay na ito, ang iyong pananalita, ang iyong pananamit, ang iyong pagkilos, ang lahat ng anggulo ng iyong buhay, hindi natin makaabot. Mayroong paghahanda, mga minamahal. Ang paglapit dito sa altar para sa paghahandog, yun ay tugon na lamang sa kondisyon na hinihingi ng ating Panginoon. Pero hindi mo pa hinahandog ang iyong buhay sa Panginoon, kaya isanay mo na ang iyong kaluluwa na lamang sumusunod sa ating Panginoon. Mayroong preparation, mga minamahal. Kaya sanayin natin ang ating sarili. No? Kaya sa mga minamahal kong kapatid dyan, na kung parang ang buhay nila ngayon tulad ng buhay ko ngayon, sanayin na nyo yung mga sarili. No? Sanayin na nyo. Tutulungan tayo ng Panginoon. No? Para makita yung lubusang pagbabago. Hindi tayo tagasangkiputan. No? Ang ating Panginoon hindi tagasangkiputan. Hindi tayo para dito. Kaya hindi natin dapat pagsanayan ang buhay dito. Kundi pagsanayan natin ang buhay na para doon sa langit. Amen. Diba sabi nga sa panalangin, yung ama namin? Ama namin, sumasa sa langit, kasambahin ang alam mo, mapasamin ang karyan mo. Kung paano dito sa lupa, gayon din naman sa langit. Diba? Kaya dito pala sa lupa, kailangan mamuhay na tayo ng para sa langit. Amen. Oh, paano kung hindi ka maalis sa kasalanan? Paano ka nga mapamuhay para sa langit? Kung hindi ka lubusang mapabalal, paano? Paano may babalik sa atin ang larawan ng ating Panginoon kung marumi ang puso natin? Kaya kailangan dito pa lang sa lupa, sanay na natin mamuhay para sa langit. Amen. Yes. Ano pa? Manatili kayo, sabi niya rito, sa pagsama-sama. Fellowship. Alam niyo ba mga kapatid kung ano yung fellowship? Pag ikaw makasalanan, wala kang fellowship sa Panginoon. Ha? Wala kang fellowship. Ay, paano yung mga nakapag-fellowship dito kagabi? Sumama ang Espiritu ko nung makita. Sinasabi nila, wala raw din yung Diyos. Ay bakit siya pag-fellowship siya? Fellowship! Ibig sabihin, kung ikaw natin pag-fellowship, mayroon kayong relasyon. Maganda ang inyong samahan. Kaya sabi nito, sa mga tumanggap sa ating Panginoon, manatili kayo sa aral at sa pagsama-sama. Fellowship. Bakit napakalala?
Panginoon. Pag pinabayaan natin ang fellowship, paano nang yung buhay spiritual? Kung may sakit man ang iyong buhay spiritual, dapat sa isang fellowship na yun na dapat mong atina, nagamot na yan, napabayaan pa. Hanggang lumalayan. Huwag natin pabayaan ang fellowship. Diyan ang pagkakita, diyan tayo nagtatagumpay. Sa ating patuloy na pakikipag-fellowship. Fellowship na kasama natin ang ating Panginoon. Kaya sa hapong ito, kung mayroon pa ninyong naiiwan na hindi pa talaga pinagsisigan yung kanyang mga kasalanan, magkaroon kayo, mahal po, ng tunay na pakikipag-fellowship. Fellowship sa ating Panginoon at fellowship sa kanyang tunay na mga anak. Sabi nga, huwag ninyong pababayaan ang pagkakatipon, lalo na kung namamalas ninyo na ang panahon ay malapit na. Amen! Malapit na ang panahon. Alam nyo, kung inihantod natin lubusan ng ating buhay sa Panginoon, kung tinanggihan na natin ang ating mga sarili, alam ko, ng fellowship nito hindi natin maaaring pabayaan. Sapagkat ito ang kanalangan natin. Umawit sa Panginoon, sama-sama magpuri, umawit sa ating Panginoon. Kaya kung mayroon pa dito na para walang ganang umawit, walang ganang magpuri sa Panginoon, no? Parang wala sa convention, kapatid, bago matapos, kailangan magtagumpay. Amen! Kailangan magtagumpay. Narito tayong lahat para ang anumang mga sakit espiritual. Hindi lamang sa inyo maging sa amin, mga ministro. Amen! Baka meron pang ministro dito na napapakuno-kuno lang. Amen! Nagbabalat kayo. Alam niyo, mga minamahal, mahirap sa isang kongregasyon na yung mga ministro, yung mga matatanda sa iglesia, na pagkakakitaan pa na hindi pagkakaintindihan. Kailanman hindi lalago ang iglesia niya. Amen. Ipalis na niyo sa Panginoon yan. Kailangan pag-uwi niyo ron, makita yung sweetness niyo. Mayroon talagang bunga yung inyong pagdalo ng convention. Amen. No? Para sabay-sabay tayong uunlad. Sabay-sabay tayong nagtatagumpay. At kung dumating man ang Panginoon, sabay-sabay tayong pupunta sa langit. Walang naiiwan. Sabi nga, walang iwanan. Pero hindi naman namin kanyang pwede pasan yun. Salvation is a personal relation to God. Kaya kailangan magsumikap ang bawat isa sa atin. Amen! Hindi tayo hukman ng sabay-sabay. Aharap tayo isa-isa sa hukmana ng ating Panginoon. Kaya huwag ninyong kalilimutan niyo, mga kapatid. Kaya huwag natin pababayaan ang fellowship. Ang isang nagpapabaya sa fellowship, hindi niya mahal ang kanyang kaluluwa. Amen. Kung tatanungin ko sa inyo, itaas ang kamay dito na hindi nagmamahal sa kanyang kaluluwa, walang magtataas. Walang magtataas. Pero patunayan ninyo yan, na mahal nyo ang inyong kaluluwa kung aalagaan ninyo ang inyong kaluluwa. Amen. Sabi nga nung unang pangaral, na ang kaluluwa ang pinaka, the greatest, position na madadala natin hanggang doon sa buhay na wala nyo ang ating kaluluwa. Kaya huwag daw pabayaan ang fellowship, pagkakatipon. Lagi tayo nasa pagkakatipon. O, pwede lang kung may sakit ka, hindi mo kaya. Ayun. Pero kung huwag natin gawin dahilan, trabaho, huwag natin gawin dahilan yung kung ano-anong mga bagay. Alam niyo, mami na mahal, sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi ko nga, nung wala akong dito, sabi ko, ano kaya, mag-preach kaya ako? Ano kaya, ano ba na lang kaya siya nalang ang mga araw? Pero hindi pala pwede.
paggawain mo, kailangan gawalan mo. Ano man hitsura mo, ano man sitwasyon mo sa buhay mo, basta kaya mo, alam ng Diyos na kaya mo, kailangan gampanan mo. Amen. Kailangan gampanan ang gawain ka. Mahalin natin mga kapatid ng ating mga kaluluwa. Huwag natin babayaan ang fellowship. No? Lagi tayo nasa fellowship. Parang anumang, yung anumang gawa ng Diablo sa ating mga kaisipan, o anumang gawa ng kalaban, o anumang gawa ng sanlibutan ito sa ating buhay, ay nagagamot kagad sa pamamagitan ng pagdalo sa fellowship. Natutugon na ang pangangailangan ng ating mga kaluluwa. Kaya sabi mo, natili kayo. Kung ang early morning church, hindi nila ginawa ito na pinabayaan nila ang kanilang fellowship, hindi sila maging halimbawa sa atin. Kaya ganun din sa panahon natin ngayon. Huwag nating pababayaan ang ating pagkakatipon. Lagi tayong sa pagkakatipon. Basta mayroon lang, mabuti lang ating kalagayan, no, huwag nating idahilan yung mga trabaho, kapatid. Ano yung mga trabaho, ano yung magandang trabaho, ano yung may marami kang naipon, kung isang araw dumating ang Panginoon, isang araw dumating yung kamatayan, ano yun ngayon? Right. Kung hindi ka madadna ng Panginoon na nakahanda na sumama sa Kanya. No? Hindi ko naman kayo dinidiscourage na huwag na kayo magsipang trabaho. Kailangan din natin ang trabaho. Para mabuhay tayo, magtrabaho tayo, para mabuhay tayo at makapaglingkod tayo sa ating Panginoon. Amen. Huwag natin kung gagawin nyo, kaya lang ako nabubuhay dahil sa trabaho. Ha? Huwag natin gawin nyo, kailangan nagtatrabaho lang tayo para mabuhay at makapaglingkod sa Amen. Amen. Ano ba? Sabi nito, hindi lamang manatili sa fellowship, kundi sabi niya, sa pagpuputol-putol ng tinapay. Bakit sinabi nito manatili sa pagpuputol-putol ng tinapay? Ano ba ang kahulugan sa buhay ng mga Kristiyano? Ang pagpuputol-putol ng tinapay. Aking basahin dito sa Corinthians chapter 11. Sabi nito, chapter 11 verse 1 Corinthians chapter 11 verse 23 hanggang sa 29. Sabi niya rito, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo ng Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay lumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. At gayon din naman hinawakan ang sarong pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsiinom sa pag-alala at sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay at na ito at inumin ninyo ang saro, ay iniahayag ninyo ang pagpamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kahit ang sino man kumain ng tinapay o uminom ng saro ng Panginoon na dinararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapot siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at sa kumain ng tinapay at uminom sa saro. Bakit ito ay sinabi dito na magsipanatili kayo sa turo, sa fellowship, at sa pagtitipik-tipik ng tinapay. Ano ba ang kahulugan ng magtitipik-tipik ng tinapay? Pagputol-putol. Kasi sa Bisaya, tipik-tipik. Pasensya na kayo. Amen? What is the importance of breaking the bread? Ano ba ang mensahe niyan sa buhay nating mga Kristiyano? Sabi pa nga dito sa uli, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo dapat. Bakit ito eh? Gusto ng Panginoon na tayo manatili dito sa gawain na ito. Sapagkat kung lagi natin sinisiyasat ang ating sarili, ginagawa ba natin ito mga kapatid? O sinisiyasat ninyo yung iba? Ha? Siyasatin natin ang ating mga sarili.
tiyakin natin no, ng Kristo na ating tinanggap ang kanyang dugo at ang kanyang saro ay nakikita sa ating mga buhay. Dahil sabi ng banal na kasulatan, kung paano mahayag si Kristo sa huling panahon, ganun din tayo mahayag. Kaya kung hindi makita si Kristo sa ating buhay, ang tinanggap natin Kristo, paano tayo mahayag sa huling panahon? Kaya lagi natin itong iisipin, lagi natin alalahanin, ang Kristo ang ating tinanggap, ang Kristo ang namatay sa krus, na nagtubos ng ating mga kasalanan, na namuhunan ng kanyang dugo, ng kanyang buhay, para sa iyo, para sa akin. Pagka ginagawa natin ito, mga kapatid, magiging mapagtagumpay tayo. Mapagtagumpayan natin ang sanlibutan, mapagtagumpayan natin ang tukso, mapagtagumpayan natin anong man hinaharap natin sa ating pangaraw-araw na buhay, sapagkat ang Kristo natin tinanggap ay nananahan sa ating mga buhay. I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya kung si Kristo ay nasa sa atin, walang hindi mapagtatagumpayan ng isang Kristiyano. Lagi siyang mapagtagumpayan. Kaya sabi manatili kayo rito. Nagagano oras ba pa? Baka nakasarap na. Oh? Sabi niya, manatili kayo dyan. Lagi ninyong isabuhay ang Panginoon na inyong tinanggap. Ginagawa ba natin ito, mga kapatid? Kung yung mga kabataan, mga dalaga't binata narito, kung lagi ninyong ipinamumuhay si Kristo sa inyong buhay, wala sanang mga napapahamak ng mga kapatid. Bakit yung iba, gano'n nabalitaan ko, iba gano'n, iba gano'n. Bakit? Isa lang ang dahilan. Hindi ka palubusan na papanalo at hindi mo ipinamumuhay si Kristo sa iyong buhay. Mga minamahal, sana masunurin tayo sa mga pangalaman ng ating Panginoon. Alam niyo bakit kami ng mga ministro lagi nalang nagmamalasakit sa mga kabataan? Pakuan na kami. Malapit na kami sa expiration. At kayo, ang inaasahan ng Panginoon na mapapatuloy ng kanyang gawain. Kaya lahat ng alam namin, itinuturo namin sa inyo. Oh. Lahat ng encouragement, pinipigay namin sa inyo. Oh. Ang aming buhay na ito, nagpupumilit kami na maging halimbawa sa inyo. Sa pag-ibig namin, na kung kami wala na, naririyan kayo ng mga pagpupumilit ng gawain. Amen. Nagpupumilit kami, mga kapatid. May mga kainahan kami, may mga pagkulang kami. Pero nagpupumilit kami. Alam nyo, sa lubusang pagpapakabanal, pinupuspos ng pag-ibig ng Diyos ang puso ng bawat tao na nakabanal. Sa mga magulang, nanay, tatay, sa hapon ito, kung mapuspos ng Diyos ng kanyang pag-ibig ang inyong mga puso, magiging buwarang ina at ama kayo sa inyong mga Amen. Alam niyo, pagdating ng panahon, sasabihin mo sa anak mo, anak, tanggapin mo na ang Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Sabihin ng bata, nanay, tatay, ano mo ba yung pagmamahal ng Panginoon? Ano ba yung pag-ibig ng Panginoon? Kung hindi ninyo napadama sa inyong mga anak ang pag-ibig ng ating Panginoon dahil ang inyong mga puso, hindi puspos ng pag-ibig ng Panginoon, hindi mo masasabi sa Kanya, anak, ang pag-ibig na ginagawa ko sa iyo, ang pagmanasakit, ang pag-care na ginagawa ko sa iyo, iyan ang pag-ibig ng Panginoon. Pero kung pinalaki ninyo sila sa pag-ibig ng ating Panginoon, madali nila maunawaan kung ano ang pag-ibig. Huwag nating pabayaan
Sabi niya rito, Amen. Breaking of the bread. Narito na tayo sa pananalangin. Huwag pababayaan ang pananalangin. Sino ba sa inyo dito yung ginagawa na sa kanyang buhay na hindi mapananalangin? Bakit napakalaga na manatili sa panalangin? Sabi nga, manalangin kayong walang patid. Ang isang Kristiyano ang mapananangin niya, laging nagtatagumpay. Ano bang inaarap niya sa kanyang buhay, lagi siya nagtatagumpay. Kung siya'y nananalangin na walang patid, kahit saan siya nagtatrabaho, siya anong ginagawa niya, nananalangin siya. Lagi siyang nananalangin. Manatili kayo sa panalangin. Malaki magagawa ng panalangin sa buhay natin. Kaya kung malinis ang ating puso, ang ating mga kailangan sa Diyos, ang ating mga panalangin sa Panginoon, tinutugon ng ating Panginoon. Salamat sa Panginoon sa mga prayer requests na tinutugon ng Panginoon ng mga panalangin. Sana naman sa mga nagpe-prayer request, pagka tinugunan ng Panginoon ng mga panalangin, mag-text naman kayo ulit na ayos na, tinugunan ng Panginoon. Para naman maalis doon sa listahan. Nakalista pa rin. No? Diba? Tinugunan ng Panginoon ng panalangin. Yes. At kagalakan sa puso ng mga prayer warrior. Amen. Na malaman kung ano na nangyari doon sa mga ipinanalangin nila. Amen. Nagkakaisa sa panalangin. Ang naman ng iglesia, nagkakaisa sa panalangin. Ngayon, nagkakaisa na tayo sa panalangin, pero kailangan magkaisa pa rin tayo. Lubos na pagkakaisa sa panalangin. Isang layunin na makita ang bawat isa'y nagtatagumpay, lumalago, at ang iglesia ng Diyos ay nagtatagumpay at lumalago. Matatapos na ang ating convention. Isang araw na lang. Hanggang bukas na lang, ano? At mag-iwalay na tayo sa lubusang pagpapakabanal. Ang lubusang pagpapakabanal, kasama niya yung moral character o galit. Amen ba? Amen! Amen! Marami na mahal, mga kapatid. Salamat sa mga kapatid, sa mga inihanda nilang ng mga accommodation, mga tirahan, para sa mga dumalo ng convention. Kailangan, pag-uwi natin, may bukas pa kayo. Kung paano natin nadatnan yung mga tahanan na ating tinirahan, iiwanan din natin ng ayos. Para walang masabi ng mga ibang, lalo na may mga kasama pa sa pamilya na hindi Kristiyano. Ha? Baka mapagsabihan tayo. Ayaw kong nakakarinig na ang aking kapatid sa Panginoon ay napagsasabihan. Kaya kailangan bago natin iwanan yung ating mga tirahan na ibinigay ng Panginoon, ayusin natin din. Para yung mga kapatid na pag-alis na, hindi naman sila mahirapan. Magdalawa pa sila ng mga kumot, mga punta ng una, kung mga ano dyan. Naalala ko noon ang dalawang matanda pa si Pastor Luzon at si Nanay Charin. Lagi kami nagpapahuli dito mga taga-Negros kasi dito kami lagi. Kaya ako nasabi, naalala ko ako sa isip ko. Bago kami umuwi, nilalaban namin yung mga tanda at yung mga kumot na ginamit. Para hindi nahirapan yung dalawang matanda. Kaya sana, gawin din natin para walang masabi yung mga ibang tao sa'yo.
kasama yan sa lubusan po. Hindi lang inaayos ng Diyos yung ating buhay, hindi lang inaayos yung ating isip, yung ating mga plano, kundi lahat inaayos natin, Panginoon. Amen. No? Kaya yung mga basura, yung mga pampers, yung mga anak, may mga anak, we love you, mahal namin. No? Tuwa ako sa bata eh. Tatlong bata na sa bahay. Amen. Tuwa ako sa bata, mahal ko mga bata. Kaya alam ko yan eh. Hindi ako nagkaroon ng anak, pero alam ko rin magmahal ng anak. Nawa, mga kapatid, ang convention ito, ang mga pangaral dito, ay lagi natin mahalal. Mahal tayo ng Diyos. God bless us. Amen. Na tayo magtira pa sa ating sarili. Thank you.
Kaya